Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon sa videong ito ay itrim natin ang punong ito. Ito ay isang rakwasping bonsai, kaya lang ang ugat nito ay di ko pa in-expose. Hayaan ko lang muna siyang ganito para yung mga maliliit na ugat nito ay lumaki pa. Mas maganda kasing tingnan kapag yung rakwasping natin na bonsai ay maraming ugat na kumapit sa bato. Mas maganda siyang tingnan kaysa yung mga ilang piraso lang ang nakakapit sa bato. So hayaan muna natin siya dito ngayon at saka nasa training pot pa rin siya. Di ko muna siya i-transfer sa bonsai pot. Dito lang siya muna ngayon. I-transfer ko lang ito kapag na-expose ko na ang mga ugat nito. So ang gawin natin ngayon sa punong ito ay i-trim lang natin ito para yung mga pads niya ay makita ulit. Ngayon kasi wild na siya medyo, kaya yung mga pads nito ay di natin makita ngayon. Nagawan ko na ito ng video dati, bali pangatlong video na ito. Kung gusto niyo makita ang mga previous na video nito ay ilagay ko lang sa description box ko yung link niya. Kung gusto niyo makita, i-click niyo lang yung link ko nito sa description box ko. So umpisahan na natin, i-trim ang punong ito. Sa pag-trim ng ating mga pads, yung mga twigs niya na paitaas yung direction nila ay tanggalin natin. At saka gaya nito na pumailalim siya ay tanggalin din natin. Ayan. At saka itong mga dahon nito sa ilalim tanggalin natin para malinis siyang tingnan. Ayan. So tanggalin din natin to. May ipakita lang ako dito. Ito. Tingnan nyo. Ang mga dahon na ito, ito. Tanggalin natin ito. Kasi yung pad natin dito ay dito lang. At saka dito rin may pad. So, ang mga dahon na andito, ang mga ito, tanggalin natin to. Para malinis tingnan. Yan, tanggalin natin.
gaya rin dito. Maraming dahon dito. So ang pad natin ay dito lang at saka dito. So tanggalin natin ang mga ito. Ayan. So yung pad natin dito ay makita na siya. Di kagaya kanina na maraming dahon dito, di siya makita. So ayan. Dito rin. So ito. Maraming mga dahon dito, tanggalin natin ito. Dito lang sa pad natin yung may mga dahon. Ayan. So ito pad natin ito. Kaya di natin tanggalan dahon. So ngayon, maganda ng tingnan. Ayan. Maganda ng tingnan ito kasi wala na yung mga dahon niya. Ayan. Pag lumago ang mga pads na ito, 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 at saka ito. Maganda na itong tingnan. Kailangan pa natin itong palaguin. Ayan. So ang itira lang natin na dahon ay yung sa mga pads lang natin. Yung mga dahon dito sa loob, tanggalin natin. Tingnan nyo ito. Yung pad natin dito ay di siya makita. Akala mo buong pad ito, pero ito lang yung magiging pad natin. Kaya tanggalin natin ito, ang mga dahon dito. Ayan, so ngayon yung pad dito ay makita na siya. Dahil tinanggal natin yung mga dahon dito. Ito, palaguin pa natin to. Kailangan natin maglagay ng isang pad dito. So i-apply natin ito sa lahat ng mga sanga ng ating puno. Ayan. Dito. Dito, marami pa rin mga dahon na dapat tanggalin. Ito. Tinatanggal ko ang mga ito. Ayan. So, tanggalin ko muna ang mga ito, di ko na ipakita sa video. Pero basta ang mga dahon na di nakasama sa mga pads natin, ay tanggalin natin. Itira lang natin yung mga dahon na nasa mga pads natin. Ayan. So, pagpatuloy ko na muna. At saka, ang mga suckers na ito, tanggalin din natin. Ugaliin nating alisin ang mga suckers kasi instead na sa puno natin papunta yung mga nutrients ay sila yung nangagaw. Hindi naman natin kailangan ang mga sucker na ito kaya tanggalin natin. Ang puno natin kapag wala ng mga suckers ay malinis rin tingnan. Magulong tingnan yung puno natin kapag maraming mga suckers at saka mga dahon dito sila. Kaya tanggalin natin to para malinis lang tingnan.
Ayan, so malinis nang tingnan ang lalim ng ating puno dahil nakuha na natin yung mga suckers niya at saka yung mga dahon niya dito. Pagpatuloy ko lang dito sa mga ibandang itaas. So yan. Kunan muna natin ng 360 degrees angle yung puno natin. Kung tingnan natin, parang malaking puno na siya. Yung mga pads nito ay kailangan pang i-develop. So ngayon, ang gagawin na lang natin sa punong ito ay maintain na lang yung pag-trim ng kanya mga pads para lumago ang mga ito. Bali, ang design nito ay yung parang tropical rain na puno na makikita natin sa ating mga paligid. So, ipagpatuloy ko munang i-trim ang punong ito. Ah, ito na pa siya ngayon matapos ko ma-trim lahat yung mga pads. Kailangan ba nating i-develop ang mga pads? Kapag nag-develop ang mga ito, maganda na itong tingnan. Ito yung right side ng ating puno. Ito yung likod. Mga ilang taon na lang mabuo ng puno nito. Ito yung kanyang kaliwa. Balik tayo dito sa kanyang front. Ngayon, pagkatapos nito, ibalik natin to sa kanyang lugar at saka patubuan niya ulit. Pero sa punong ito, wala na akong pinapalaki. Ang kailangan ko na lang ay i-develop yung kanyang mga pads. Ayan siya. Malapit na itong matapos. So kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like. Share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-bonsai para magkaroon sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, pakisubscribe na rin at pindutin ang bell notification button para ma-notify kayo sa mga susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.